Mami, paano ba niluluto yung sweet and sour na isa sa mga paborito ko rin? Sweet and sour, lapu-lapu. Okay, so para po sa sweet and sour lapu-lapu, mga mamsies, ito po ang mga ingredients na gagamitin natin. So ang lapu-lapu ay na-fry na po yan kanina. Papakita po namin yung video later kung paano po ang preparation na gagawin nyo for your fish. So para sa ibang ingredients, meron po tayong onion, ginger, red and green bell peppers, carrots, para naman po sa sauce. Ito mga gagamitin natin, mga mamsies. Vinegar, sugar, pineapple juice, cornstarch, water, and ketchup. Para sa mga pampalasa, syempre, Himalayan salt and pepper. Maglalagay din po tayo, mga mamsies, na igagarnish din natin mamaya na pineapple tidbits or pineapple chunks. Tara, daddy! Simulan na natin! Let's go! So for the fish, this is lapu-lapu, pero pwede po tayong gumamit, mga mamsies, ng ibang klaseng fish. So, preference na lang po yun. Pwede kayo mag-sweet and sour ng dalagang bukid. Pwede tayong mag-sweet and sour ng tilapia. So, nasa inyo na po yun. So, this is how we prepare our lapu-lapu. First, we put muna salt, okay? Season it with salt, and then, before we fry, gilitan lang po natin siya ng dalawa. Ayan, side by side po. For the sauce, mga mamsies, we'll just mix them all together. So, we'll start with our half cup vinegar, half cup pineapple juice, half cup water. Then, for the cornstarch, mga mamsies, and sugar, ayan, natutunan ko to sa aking favorite chef na si Chef Tatong. Shout out sa'yo, Chef. You're my favorite chef. Ayan. Kailangan i-mix po natin si cornstarch. This is 2 tablespoons of cornstarch with our sugar. So, si sugar po ay half a cup si sugar. So, medyo matamis ang ating pa-sugar. Dahil po, sweet and sour fish fillet po ang gagawin natin. So, i-mix nyo lang po siyang ganyan, mga mamsies. Ayan, para mas madali daw po itong mag-dissolve. Then, we just add it to our mixture, mga mamsies. And then, just mix well. Hanggang sa ma-dissolve po ang ating cornstarch and sugar. Then, lastly, our UFC banana ketchup, mga mamsi. So, this is 1/4 cup po yung magbibigay color sa ating sweet and sour sauce. Mga mamsi, this is the long cut po ito, ha, ng paggawa ng sauce, mga madam. Kung nagmamadali po kayo, ang pinaka-tip na pwede ko ibigay sa inyo, mga madam, alam nyo po si UFC sweet and sour sauce, pwede nyo rin pong gamitin yon, mga madam. Mas madali po siya. Pero ito po talaga ang ang tawag doon, original way na paggawa po ng sweet and sour sauce. Okay? So, this is the step by step po para ma-achieve ninyo ang isang sweet and sour sauce po. Then, we add some salt and pepper. Mga mamsies, let's start cooking. Let's start with our ginger. Next is our carrot. Hindi natin sila i-overcook, mga mamsies, ha. Masarap po ito na half cook lang siya.
Then our green and red bell peppers. Mabilis lang maluto to mga mamsis. Ibilisan din lang natin. Our onions. Now we're ready to pour our sauce. Isisimmer lang natin to mga mamsis ha, and let's wait for the sauce to thicken. Lalapot po yan. Mga 3 minutes lang mga mamsis. And for our last ingredient, mga mamsis, ang ating pineapple tidbits. Ang sarap! Naman! Ito, hindi ako maintindi ng halian, para ng tanghalian, para dito. Pag kumakain ako sa Chinese restaurant, di pwedeng di mawala ito eh. Ang sweet ang lutong Chinese restaurant to. Pera biro. Pera bayas. Eh kasi di ba lagi naman mabuha pera ko nito pag kumakain tayo sa ano. Ang sarap! Namin! Namin! Tara, kain na tayo. Gutom na ako. Di pa ako na nang halian. Kahit pa lang kok, tubig na lang. Let's go! Thank you, Papa Jesus! Kain na! Amen! Mga mamsis, para sa videos na mga pagkaing madaling lutuin at swak na swak sa budget, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching!